Mahigit 2 linggo na ang nakalipas nung nagpalit ng maintenance provider ang MRT. Pero wala pa rin solusyon sa mga luma ng problema sa mga tren. Ngayong araw, doble perwisyo ang naranasan ng mga pasahero ng MRT. Tumirik na kasi ito kaninang umaga. Tumirik pa ulit kaninang hapon. My report, si Cesar Apuninario. Umulan na nga, nagka-aberya pa sa MRT kung kailan rush hour. Sakit sa ulo na naman para sa mga commuter. Kaninang pasado alas 4:30 ng hapon, mula Shaw Boulevard hanggang Taft Avenue Station lang ang bumiyahe. Kaya naman pinababa ang mga pasahero sa Kamuning Station. Ayon kay MRT General Manager Roman Buenafe, nasira ang rilis sa pagitan ng Cubao at Santolan Station. Dahil stranded ang maraming pasahero, nagkaroon na ng libreng sakay ang MMDA. Kaninang umaga naman, tumirik ang tren kaya pinababa ang mga pasahero at napilitang maglakad sa walkway sa gilid ng rilis. Tanong tuloy ng mga pasahero, kailan masusolusyonan ang aberya? Ngayong nagtaas pa ito ng pamasahe. Hindi pa rin natutugunan ang problema tulad ng sirang rilis. Tumitirik na tren, signaling system. Pinakamalala naman ang pagkadiskaril ng MRT noong nakarang taon na ikinasugat ang nasa 40 pasahero. Pero depensa ni DOTC Secretary June Abaya, ginagawa naman nila ang lahat. Sadyang may mga proseso raw na sinusunod pagdating sa bidding ng mga proyekto at pagsasaayos. Kumuha na rin daw sila ng panibagong maintenance provider. The more feedback we get, well, not necessarily, the more constructive, negative criticisms we get, it is better for us. Hindi naman namin tinutulugan yung pagbibili ng karagdagang balon sa MRT 3. Darating yan sa Agosto. So, sabay-sabay, nagkakataon lang na TTRO yung iba, di ba? May failure in procurement iba. And itong at least sa AFCS ay patuloy na nilalabas. So lahat na lang ay sinasabay, nilalabas po natin. Cesar Apuninario, GMA News.